Yo, this is Chef Ricky, your true Pinay chef, and today, magluluto tayo ng peanut buttered chicken. Now, isa to sa mga paborito kong recipe, and kung gusto nyo matutunan to, station lang kayo, and kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na para like updated sa mga bago kong videos, alright? Let's go! Alright, so ito ang ating mga ingredients na gagamitin. Napaka-simple lang. Meron tayong sibuyas, garlic, yung ating peanut butter, paprika, salt and pepper, and of course, 1 kilo of chicken. Now, simple lang to. Dire-diretso lang natin lulutuin sa ating kawali. And unahin lang natin lutuin siyempre yung ating sibuyas at ating bawang. Alright, so simulan na natin ang pagluluto. Pahinit tayo ng kawali and lagyan natin to ng 2 tablespoons of cooking oil. Any cooking oil will do para lang sa ating pagsusute ng garlic and onion. Alright? So, isa sa mga technique ito na habang medyo malamig pa yung ating mantika, ilagay na natin yung ating garlic para hindi siya masunog agad. Pag medyo nagba-brown na siya, alright, pwede natin ilagay yung ating onion. Now, yung onion is about medium size onion. Alright? And by the way, yung garlic pala is 5 cloves of garlic. So, susutay lang natin to hanggang sa maging translucent yung ating onion. Ayan. Ayan, pag medyo naluluto na yung ating onion, pwede na natin ilagay yung ating chicken. So, yung chicken natin, 1 kilo ito. Maliliit lang yung hiwa. So, parang adobo cut. Ang tawag natin dito is adobo cut. Alright, so any part will do. So, ito isang buong chicken to. So, meron siyang leg, meron siyang breast, may wings. At meron tayo. So, kumpleto yung parts ng chicken natin. So, mga 1 kilo itong ating gagamitin. Ayan. Ayan lang natin siyang sear. So, maluto. Now, habang naluluto ito, at this point, talagyan na natin siya ng asin at paminta. Okay? So, a half tablespoon of salt and approximately 1 teaspoon of ground black pepper. And also 1 teaspoon of paprika. Yeah. 1 teaspoon lang yung dyan. Halo-haloin lang natin para mag-brown yung lahat ng parts ng ating manok. So, ngayon naka-high heat tayo, no? Now, continuous lang natin siyang haloin. Alright, so pag wala ng pink na part, wala ng pink na part ng chicken, pwede natin hinaan yung apoy to a medium heat and takpan na natin siya para maluto siya ng maluto siya sa sarili niyang mantika. Ayan. Alright, so takpan natin siya within 10 minutes, balikan natin siya. Alright, so after 10 minutes, makikita mo, lumabas na lahat yung liquid ng ating chicken. So, panibaliktad lang natin siya para ma-even yung pagkaluto niya. And yung ibang part naman ng brown. Ayan.
And takpan lang natin muli. Let it cook for another 10 minutes. Alright? Alright, so after 20 minutes of slow cooking, so 10 minutes on both sides, pwede natin ilagay yung ating peanut butter. Alright. So, for 1 kilo na chicken, lalagay tayo ng at least 2 tablespoons of peanut butter. Ayan. Lagawin na natin 3 tablespoons. Alright. So, ganun lang. Lalagay lang natin yung peanut butter at kaya lang natin siyang matunaw dun sa juice nung ating nilulutong chicken. So, siya na yung magiging sauce. Alright? So, isang tip dito, kung sakaling masyadong malapot, pwede mo naman siyang dagdagan ng tubig. So, depende kasi sa peanut butter na makukuha nyo. Meron kasi peanut butter na runny or medyo malambot or medyo malabnaw. At meron din naman peanut butter na kagaya itong pinamit ko na sobrang lapot. Alright? Pero dahil marami namang juice na lumabas dun sa ating chicken, hindi natin kailangan lagyan ng tubig pa para maging malablaw ng konti yung ating sauce. So, ganun lang. Haluin lang natin siya ng hahaluin para ma-incorporate yung ating peanut butter sa ating chicken. Okay? Ayan, pag medyo parang natutuyo siya, pwede naman natin siya lagyan ng konting tubig. Lagyan natin ng siguro mga 2-3 kutsarang tubig para hindi lang siya masyado matuloy. Okay, so takpan lang natin ito and ayan lang natin maluto within 5 minutes more in a very low heat, okay? Alright, and after 5 minutes, makikita mo naglangis na siya uli and ibig sabihin ito, pwede natin siyang serve. Luto na siya, so patayin na natin yung ating apoy. Alright, kumulang ng isang serving dish at doon natin lagay yung ating peanut butter chicken. Alright, so natapos na natin yung ating peanut butter chicken and ito na siya. So, titikman na natin siya kung papasaba to sa panlasa ng isang true Pinoy chef. Of course, luto ko to eh. So, kung makikita nyo, yung peanut butter coated siya dun sa chicken. So, dikit na siya. Alright? So, yun yung masarap na part dito. Okay? Napakasarap. Alright. Guys, kayaan nyo na to, right? Magluto na kayo ng peanut butter chicken and kopyahin nyo lang yung ating recipe na ginawa. Hindi kayo mawawala doon. Okay? Napahinihintay nyo. At kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko,
subscribe ko na para lagi updated sa mga bago kong videos. Right? Bye for now. Sarap. Okay.